Hello guys, ngayon ay bibisitahin natin ang aking lola. At tatanungin natin siya kung paano mag-alaga ng manok. Action! Ang saya nga ako. Ako ni Lola Sele. Ako, nag-aalaga ng mga manok na Tagalog. Siya raw ay nag-aalaga ng manok. Pag-iinom naman sa mga manok ang alaga, nilalagyan po ng oregano ang inumin nila. Nilalagyan daw po niya ng oregano ang inumin ng mga manok. Nakikitan yung mga manok po ng mga manok na alaga. Matataba. Mga inumin nila, nilalagyan ko ng oregano. Yan po ang mga manok ni Apong Sele. Yan po, based sa aking nakikita, talaga pong magaling mag-alaga itong lola ko dahil ang mga manok ay matataba at walang mga buluto. Kaya ating saksihan kung paano nga ba ang kanyang ginagawa. Dahil gusto daw po niyang patunayan na magaganda ang kanyang alaga, tayo po ay kanyang pinapasok sa kanyang kulungan ng mga sisiw. Atin daw pong silipin kung gaano kalulusog ang kanyang mga alagang sisiw. Ang kulungan ng manok to. Hindi ko pinawawalan hanggang hindi pa sumaka. Base po sa aking narinig, ang kanya daw pong maalaga ay hindi niya pinapakawalan. Habang ito ay hindi pa kumakaka ang kanilang inahin o ang kanilang magulang. Kaya talagang awat na awat ang mga sisiw bago ni Lola ito pakawalan. Kaya talagang malalakas na kanilang pangangatawan sa araw na ito. Ganyan ang pag-aalaga ko. Meron lang ang anak buhay ko. Pag yung meron ang malaki, ayun, binibenta ko, inuulam. Eh, pera po kayo, kumakain po kayo ng manok. Kumakain po ba kayo ng manok? Yan po ang tinanong ang aking lola kung siya ay kumakain ng manok. Pero sa totoo lang po, hindi po talaga kumakain ng manok ang aking lola. Mahilig lang po siya mag-alaga. Dahil po ang manok po kasi ay malamig. Hindi sila nagkakasipon. Hindi po pala mag-alaga. Nilalagyan po ni lola ng oregano ang kanilang inumin. Nakikita po natin na nilalagyan ni Lola ng oregano ang kanilang tubig. Ang ginagawa po ng aking Lola ay pinipigaan niya ng dako ng oregano. Para daw po maiwasan na magkabulutong at magkasipon ng mga sisiw. Based po sa ating nakikita, tinutuka po ng mga sisiw yung dahon ng oregano. Yan lang ang business ko. Hindi sila nagkakasipon. Yan. Pinipiga po niya. Pinipiga ako sa inumin nila. Tapos, pag meron ng malaki, binibenta ko, meron na ako pambili ng gatas ko. Pambili ng ate, matamis, sabon. Ganun lang ang anak ko. Yan po ba yung gustong i-shoutout sa channel po natin? Kapo, meron po kayong gustong i-shoutout. Eh baka may gusto kang batiin. Babati ka. Makakilala mo. Nakita niyo po kung pag-aalaga ako ng manok. Ayan daw po. Ayan. Hindi po niya naintindihan yung ating sinabi na meron siya sa shoutout. At siya po ay nagturo na naman na isang paraan ng pagpipiga ng tubig na gamit ang dahon ng oregano. Pag-aalaga ako ng manok. Ganyan lang yung pinakabu. Yung pagka ano,
Hello. Pagkakataon po ito, siya po ay babate at mananawagan. Ano ang video ko na ere, pag-aalaga ng manok. Panuuran nyo yan. Yung pag-aalaga ng manok, nakita yung mga manok kong alaga. Isya, hindi naman ata nanonood ng vlog ni nanon. Nanonood yun. Yung mga apo ko dyan, panuuran nyo yan. Yung video na yan, mga pamangkin, mga Pampanga na yan, manood kayo. Martesa, Tay, manood kayo. Lahat ng may ikwan kayo, may cellphone kayong may ikwan. May video, panuuran nyo yan. Oh, panuuran nyo raw. Lalo na ikapulusya ka, may cellphone ka bago, panuuran mo yan. Natatawa nyo, kumanana naman eh. Ika ka, kaputong Nestor, panuuran mo yan, lagi ka nagbibidyo. Okay na po. Sige na. Mga pamangkin. Sa pagkakatinto, humabol pa siya. Ikayo kucheng, panuuran nyo yan yung video na yan. No, baka madiwara kayo, panuuran nyo. Panuuran nyo yan.